subordinate natin ang North Division ng bagong chairman. Tawagin natin si Daisy Shin, ang chairman ng Bogey Group. Hoy! Kalokohan yan! At bakit naman bubunta dito si Daisy Shin? Kung ganun, naligtas mo si Sawol? Hindi nauubra sa akin ang mga ganitong pakanama. Magandang araw sa pamilya ko sa Bogey Group. At ngayon, nandito ako at nakatayo sa harapan ninyong lahat bilang bagong chairman ng Bogey Group. Pangako, pagsisikapan ko talaga na maibalik ang tiwala ng mga tao sa proyekto natin. Kaya naman, ibalantag ko ang katiwalian na ginawa ng dating chairman. Ilalabas ko ang totoo. Itataguyod ko ang tinayo ni Papa. Hindi ko hahayaan madumisan pa uli ang kumpanya. Gagawin ko itong maunlad at progresibo. Magiging revolutionary enterprise ito. Kaya naman, ako si J.C. Shea, sumusumba sa harapan ninyo na hindi ko uunahin ang sarili kong kapakanan. Pangungunahan ko ang Bogey Group ng may katapatan. Ito doon, magiging pantay-pantay ang tingin ko sa lahat. Gagawin ko ang buong makakaya ko para sa kumpanya. Son, panoorin mo. Ang lugar na pinatatayuan ko ngayon, balang araw ay mapapasayo. Hindi ako susunod. Nilibakot na kataas ka. Beste ka talaga! Matagal rin pala ng inauguration. Hanggang sa hindi ginagawa mo ang pangalan. Kahit kailan, hindi talaga tayo para sa isang isa. Sana ito lang huli na ating pagkikita. Pararating lang ng isang panauhin, gusto kong ipakilala sa lahat. Ang nag-iisang tagapagmana ni Chairman Salvador Shin, walang iba kundi si Sawol Hill. Siya ang tutulong sa akin na i-manage ang Bogey Group at tapusin ang ipapatayong Shawty Palace. Ipinapakilala ko siya sa lahat. Hindi yung totoo. Makinig kayo. Wala akong plano tumuro sa Bogey Group. At di kayong binalak. Nagpunta ako para sabihin to sa inyo. Sana maliwanag yun sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Ang dami kong hirap na pinagdaanan para makarating sa posisyon ito. Pero inabot man ang napakahabang panahon. Ngayon magtatrabaho na tayo at laging magkasama. Masayang-masaya ako. Hindi ko na ba sa kalain ganyang katigas ang puso ninyo? Paano niya gagawa yun? Paano niya gawang maging masaya pagkatapos sasirain ang pamilya ko? Ano bang pinagmamahal ko ninyo? Hindi ako manhin. Natatakot at nalulungkot din ako. Nahihirapan at isasaktan. Pero hindi yun ang nakatigil sa
Samuel. Nabulag ang aking ama. Naaalala mo ba siya? Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo ng anak ko. Pag nakita kayo, sana may parating na mensahe gusto ko sabihin sa kanya. Hindi na ako ba iiyak? Nakikiusap sa iyong matandang tulad ko. Hindi ba ito si... Tama ka. Siya ang lola mo, wala nang... Si Architect Salvador siya. Ang may-ari at nagtayo ng Bogin. At dahil sa pangungunan, nakilala ang construction enterprise sa atin nila. Pero sa grand opening ng Sean Lee Thomas, nasira ang lahat dahil sa kagugawan ni Miguel. Nagtago siya sa loob ng isang taon. Tama na! Hindi ako naniniwala! Ayoko na maririnig mo sasabihin mo! Makinig ka sa akin! Dapat malaman mo lahat! Sa loob ng 20 taon, nanirahan siya sa liblib at malayong lugar. Hindi na gamot ng tama ang nabaling niyang buto. Napulong siya at namatay ng hindi man lang naibon niya dati na gawa ni Miguel. Ba't ayaw mo marinig yun? Anong dahilan? Ba't ayaw mo harapin ang katotohanan? Ipagwaw lang, bahala mo na lang bang lahat? Kung basta na lang natin kalilimutan lahat ang ginawa ni Miguel, anong kabayaran sa lahat ng paghihirap ng lolo mo? Hindi dapat sa ganitong paraan. Hindi na si Chairman ka ang nasasaktan dahil sa ginagawa ninyo. Pati na si Jeremy. Nadadamay at nahihirapan sa lahat ng to. At lagi mong iniisip si Jeremy. Mas inaalala at kinaawaan mo pa siya kaysa sa sarili mong ina. Sabihin mo nga sa akin, kanino ko ba talaga kakampi? Nung nakatira ako sa Amponan, mas masaya ako ng isang daang ulit. Kahit pa paano, masaya akong nangangarap na makilala ang mga magulang ko. Naniwala akong pag naging mabuti ako, makikita ko din kayo. Kaya kahit inaapi at sinasaktan ako ng ibang tao, hindi ako nagtanim ng galit sa puso ko. Ngayon, anong ginagawa niyo? Bakit pa kayo napakita sa akin kung magmamalapit lang din kayo sa iba? Samuel, anak, ikaw ang nag-inis ang apo at tanging tagapagmana ng anak ko, wala nang iba. Lahat ng ginawa at naging desisyon ko, hindi ko inaasahan maunawaan mo. Kaya lang, lahat ng mga bagay na ninakaw ni Miguel mula sa atin, pati na ang mga ginawa niya sa'yo. Gusto ko lang maibalik sa tamang lugar. Kaya pakiusap. Tulungan mo ko. Ayoko. Wala kayong ipinagkaiba ni Chairman Kang. Pareho kayo. Huwag niyo akong gagamitin sa paghihigantin ninyo. Sawad! Kung gusto mo talaga akong ituring na anak niyo, pagbibigyan mo ang tanging kahilingan ko sa inyo, kalimutan niyo ang anak niyo ko. Kagahe na iniwan niyo ako. Kaya sabihin mo, paano ko siya mapapatawad? Lahat ng sakit at hirap na dinanas.
inalas ko dahil sa ginawa niya sa akin. Ipapadam ako yun sa kanya. Ang buhay ko sa impyerno ng kalimutan ako ng pamilya ko. Kailangan maramdaman niya ang lahat ng yun. May naman. Saul, di ba ikaw din? Kaya ko pinagtatangka ang patay ni Jessa. Nakakapagpagamot ka ba? Ang sakit siguro yun. Nakakatakot. Sa ngayon, kontento na ako. Masaya na ako kahit sa malayo ko lang nakikita si Papa. Saul, salamat. Mula noon hanggang ngayon, inaalagaan mo sina Carla at Carlo. Bakit ka pinahanap yung blueprint na yun? Yung construction ng unang building ng Yonshin Group. Binago mo yun at ipinigay mo yun sa akin. Naalala mo ba? Tinatanong ko kung nasa na yun. Yun ba? Sabi niyo pong hindi ko pwedeng baguhin kaya sinira ko. Teka, bakit ka pinahanap yung blueprint na yun? Sigurado ko bang wala na? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang sabi kasi ni Miguel, pinalitan mo daw yun. At ikaw din ang nagumulog kay Isa. Pagkatapos na, pinagpintangan mo si Sawan. Totoo ba yun? Hindi ko yung pinalitan. Hindi ko magagawa yun. Kailangan ko pa rin makasiguro. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi ako nag-iingat. Masyado akong babayano. Kaya ngayon, aalamin ko ang katotohanan. Papa! Sumusobra naman po kayo! Kayong amahan niyo si Sawal na pala ang tunay niyong anak. Pagtatakpan niyo naman ang kasalanan niya, ganun ba yun? Ngayon ako ang nasisisi? Ipinapasa niyo sa akin ang kasalanan ni Sawal? Ba't niyo ginagawa to? Tinanong lang kita kung nasan yung blueprint. Dahil gusto niyo makita, anong dahilan at nagkakaganyan ka? May tinatago ba sa akin? May dapat ba ako malaman? Kung totoo ang lahat ng yun, hindi ko hahayaan makatakas ang isang mamamatay tao. Kung totoo, anong gagawin niyo? Ipatatanggal ko ang lisensya mo. Kung totoo yun, hindi ka nararapat maging architect. Saan mo tinago niya? Ang mga blueprint, ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon. Wala nga sa akin yun. Hindi ako may gawa nun! Huwag kayong basta nagbibintang sa kung sino-sino, sumasama ang loob ko sa inyo! Saan ka pupunta? Pinalitan mo ba talaga yung blueprint? Yung bang dahilan to ba tahulog si May? Kung totoo lahat ng yun, sukdulan na talaga ang kasamaan mo, Jessa! Nasiraan ka ba ng bait na nakipaghiwalay ka? Bakit ko gumagawa ng kwento? Please, nung pinagbintangan mo ako, may kasalanan. Sinira mo ang ebidensya para itago yun sa iba. Paano mo nagagawang ipagkaila lahat ng yun? Lumaki tayo sa isang pamilya at di lang yun! Kaibigan natin si May mula pagkabata! Ano pa talagang ginagagalit mo? May mangyari ang aksidente na kinabang ka din naman. Natupad ang kahilingan mo makita si Mae at nakita mo ang tunay mong ama. Makontento ka na. Ba't mo akong ginugulo? Matagal na yun nangyari! Titigilan mo na ba ako pag pinalayas na ako ni Papa? Yun ba ang gusto mo, ha? Ano? Sa nangyari na kinabang ako? Narinig mo ba ang sarili mo, Jessa? Pwede ba? Tinitigilan mo na ang pagpapanggap mong bait-baitan. Sukong-suka na ako sa asta mo! Nakikipit ako lang sa amin yung una, pero inagaw mo sa akin ang mga magulang ko dahil sa pagpapanggap mo. Maski dun sa ampunan, ikaw ang paborita ni Papa Director. Sino nagsabi na? Hindi mo ba alam kung gaano ka kamahal ni Papa Director? Kahit kailan! Hindi ako tinuring na anak ni Papa Director. Ano magagawa ng isang anong patirahin ang kanyang anak kasama ng ibang bata sa bahay ampunan? Ipaliwanag mo nga! Hindi niya na nga ako pinagtanggol na dapat ginawa ng normal na magulang. Pinalaki pa niya akong ampun. Anong klaseng ama siya? Mas mabuti pa sana kung pinabayaan niya na lang din ako! Saul? Sigurado ako, hindi rin gusto ni Papa Director ang ginagawa niya. Hindi kaya pinagtagpo ulit tayong dalawa dahil sa kanya para pigilan ang kasamaan niya. Sa tingin ko, tama ka. Tutulungan kita. Dapat siyang managot sa lahat ng ginawa niya. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. At
at hihingi siya ng tawad sa atin. Mama, ayoko pong mamatay ng ganito. Nagsimula ako sa wala, kaya wala akong may dadahilan para sabihin hindi ko na kayang ulitin yon. Tama yun. Malusog at malakas tayong lahat. Walang duda makakaahon ulit tayo. Magpakatatag tayo. Teka, Lisa. Wala ka man lang bang naitatagong kahit anong pwedeng pamatid gutong dyan, ha? Chairmanshin, di ba? Nabagot siya kaming gibento sa akin ng lugar na to. Chairmanshin, baka mo? Kahit sino nag-utos, dapat initignan niyo muna kung may tao ba nakatira dito, ha? Oh, wala kayong kwenta! Nyo. Hindi na yun ang panahon para dyan. Anak, tingin ko sa mga susunod na araw, di tayo magubuhay ng maayos. Ay, gayon po. Kumain na po ba kayo? Makita lang kitang kumakain. Busog na ako. Ah. Masarap ba? Jeremy, pasensya na. Bakit na naman? Tama na nga po. Alam mo naman, ayoko umiiyak eh. Hindi naman ako umiiyak. Matagal na ako may gustong itanong sa inyo, Mama. Yung birthday cake ng bata ko, yung may lason. Ano nangyari? Mama! Tulong! Mama! Gumising ka! Mama! Ito bang kayong gumawa na? Walang ka ba? Minsan nakakamatay yung salitang lumalabas sa bibig ko. Pero may ilang loob ko. Hindi ako ganun katapang para gawin nyo. Kung ganun, sino kaya ang gumawa na? Hindi kaya. Yung bang account ang humingi ng pabuya, pag-aaring ni Nelson, Pepe. Mukhang alam niyo na rin ang totoo na sino isa at may pag-iisa. At sigurado rin ako, yung pagkikita na magkabila ng panic ay dahil din sa kanya. Ito ba siya sa underwriting analysis? Sinusumpa ko siya. Sa halimbahanapin niyang nawawala niyang asawa na nahimik lang siya dahil sa pera. Kung sinabi niya sana sa atin na mas maaga to, hindi sana namatay ng ganun-ganun na lang si May. Pinasawa lang niya. Hindi rin katulong ang tunis sa kanina ni Nelson. Ang kapal naman ang mukha ko magpakita sa akin dito. Kung hindi ka magbabayad ng utang mo, umalis ka na! Chairman, hindi ko intensyong ihulog si Isa. Yun ang totoo, maniwala ka. Naitula ko siya. Konti lang, para kunin yung USB. Hindi ko naman alam nabibigay yung pader. Mali ang akala nyo. Patawarin nyo na ako. Sige na. Ano? Noong nakakalimutan kung galing sa bahay ang puna ng anak ko. Dahil di matibay ang tinayo nyo, muntik nang mamatay ang anak ko. Ang tigas ng apod mo mang makaawa sa akin matapos mo sirayin ang buhay ng anak ko. Bakit tulang? Nabuti naman kung ganun, nakaligtas pala siya. Nagpunta lang naman ako ngayon dahil gusto ko sabihin sa inyong huwag kayo magtitiwala kay Daisy. Kasi dati siya may sira sa ulo. Normal sa kanya ang mandaya. Nilakaw niya ang pera ko. Taksil siya. Nakakatakot talaga. Yung manugang mo, yung si Jessa, parehong-pareho sila. Gusto mo bang kalag ka rin kita rito palabas o aalis ka dito ng usa? Maniwala ka. Wala akong kinalaman. Sa nangyari kay Isa, si Jessa talaga may gawa nun. Dapat niya pagbayaran yun. Pero kung pinatawad mo na si Daisy dahil sa nangyari, nakikiusap ako sa inyo. Pag-isipan niyo po ulit. Gusto mo ba talaga ako mawala sa atiluan ko? Simula ngayon, huwag niyo na papapasukin ang lalaking. Masusunod po. Chairman,
Yung mapi pa lang, banking record ni Nelson Hing, nandiyan na. Saan nahulog si Isa noon? Sabi nila ikaw daw ang in-charge sa construction nito. Sabihin mo, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Isa? Pwede mo bang ikwento sa amin ang nangyari? Ano po? Hindi ko po masyadong alam ang tunay na nangyari noon. Nung nalaglag siya, ang ibig kong sabihin na sa ikatlong palapag siya nung kasama na si Sawol. Pagkatapos, nakita din nila yung sapatos niya doon. Talaga? Kung gano'n, anong ginagawa mo dito kung wala ka talagang kinalaman? Mukhang kanina ka papalakad-lakad dito eh. Kasi po... Tama na. Nakapinta sa mukha ang gusto kong malaman. At kahit na, konti na sinungalingan lang na magagaling sa bibig mo ngayon. See, Jessa. Ngayon lang tayo nakapagkita mula ng graduation. Naintriga ako. Nagkibigin ka ba ng sikat na golf player? Hindi mo sinasabi sa akin. Natutuwa akong makilala ka. Kaya lang ka na kinasal, di ba? Tinayo ko pa ni Jessa, baka punta na siya sa kasal mo eh. Ano ka malapit ko siya sa isa? Kasal ba ka mo? Ako? Kinasal ako? Kailan yun? Ay, hindi ba totoo? Ano ka ba? Ayos lang na pag-usapan natin yun. Ako nga sa Chonjo pa kinasal. Ayaw niya kasing pinag-uusapan ang ibang buhay niya. Hindi niya gusto yun. Hindi ka pa rin nagbabago, Jessa. Magaling ka pa rin magsinungaling. Dahil magbubububan mo. Ikaw ang hindi nagbabago. Sa bahay ka pa rin hanggang ngayon. Umalis na tayo. Hindi ako makakatagal kasama ng babaeng to. Ba't bigla ka na lang umalis ng gano'n? Hindi ko alam na may ganitong klase ka palang pagkatao. Masaya ka na ba ngayon pinahiya niyo akong dalawa? Gusto ko lang makasama sa pagkain ng kaibigan mo. Hindi! Alam kong sinadya mo yung ginawa mo. May mga pagkakaiba tayo pero ikaw sinasaktan mo ko. Nakikipagkita sila dahil gusto nila akong siraan sa'yo. Ako ang nag-set appointment. Ako may gusto makapagkita sa kanya. Gano'ng katagal mo na ako niloloko? Anong totoo? Kasi nungalingan sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Paolo naman. Kahit kailan, hindi pa kinasal sa sanghi. Noong araw na yun, nasa National Plaza ka nun. Ano ba yung sinasabi mo? Mas pinaniniwalaan mo pa ang kaibigan ko kaysa sa akin? Oo! Wala akong tiwala sa'yo. May ebidensya ako. Gusto mo makita? Sa National Plaza, nakita mo nag-aawin si Kenneth ang kapatid ko. Umamin ka. Paolo! Ba't mo tinago sa akin kung ka nagpunta? Anong dahilan? Bakit mo yung tinago? Di ko tinago sa'yo yun. Napadaan lang ako doon tapos umalis na ako. Totoo sinasabi ko. Hindi ba dapat magtiwala tayo sa isa't isa dahil mag-asawa tayo? Sino ba dapat sinasabi yan? Kung gusto mong
maniwala ako sa'yo. Sisiguro kayo mong wala kang butas. Huling tanong na lang. Doon kasal natin. Kasi nungalingan din ba? Gusto kong malaman kung kahit konti ay gustuhan mo rin ba ako? Ngayon alam ko ng ugali mo. Natatakot na ako sa'yo.